Hello guys, ito part 2 na tayo sa ating Korigad 4th trek. Ayan, so aakyat na tayo sa sa hagdan na walang hanggan. Like that. So ito, magsisimula na tayo ng ng patarik na na paglalakad. Mabuti na lang at may ginawa silang katulad nito na na hagdanan nagawa din sa mga bato like that para may malalakaran pupunta sa taas. So actually lang ako dito tawag dito, pabagal-bagal lang ako dito. Napaakyat. Nakikita niyo 'yan yung mga nauna sa akin din. Nagpapahinga din sila like that kasi matarik din talaga yung yung aakyatan. Kaya ayun. Medyo lang tayo, relax lang tayo habang paakyat. And kapag masyadong malakas yung ulan, itong mga hagdanan na to, yan, yan, napupuno yan ng tubig. At may mga umaagos sa tubig dyan. Ganyan. Kaya maganda kapag umuulan ng malakas. Eh ngayon, swerte. Swerte naman ako kasi medyo makulimlim lang at saka paambon-ambon lang yung ulan ang umakyat ako. Ayan. Pero pag minsan kapag sobrang lakas talaga ng ulan, ayan, umaagos yung mga tubig dyan. Like that. Ayun. And yun nga ang iba, nasisira na. Dahil sa yan, sa sobrang ulan, imaginein mo, walang tigil talaga yung ulan for almost more than 2 months. Like that, 24/7. Ito nga may mga tubig pa na nakikita ninyo. Ayan. And binivideo ko yung taas. Ayan, kung makikita ko ba, hindi ko makita talaga. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayan, mga tubig na, may mga natitira pa din naman na tubig, lalo na sa may taas. Ayan. May mga umaagos pa dyan ng mga tubig. Ayan. Tapos may mga areas din na pwede kang magpahinga like that. Ayan yung tinatawag, sinasabi ko kanina na parang city siya, valley siya. At parang private siya na na mga resort hotel. Ayan, tapos may dam diyan. Ayan, nakikita yan sa pagpaakyat pataas. Like that. Ganito pangalawang tawag dito stage na siya ng ng pag-akyat. Medyo na siya, masalimuot na yung mga mga bato, medyo na na sila, natatanggal na. Ayan. And may mga nauna na sa akin kanina, mga ilang grupo yata yun. Mga nauna yan. Nagsisigawan sila dyan sa may taas. Ayan. Tawag dito. Nagcha-chant sila ng Hindi ko maintindihan yung chant eh. Ayan. Pinauna ko na sila para at least, ayan, maka-video tayo, makakuha tayo ng mga footage na walang masyadong tao. Ayan, maganda talaga pumunta kapag maaga kasi ayan, medyo wala pang masyadong tao, konti pa lang. Ayan. Na nakita niyo yan, kapag malakas yung ulan talaga, ang dami-dami, ang lakas ng agos ng tubig. Ngayon, wala kasi, maliit lang. Ayan. And habang umaakyat ako, sabi ko, paano kaya pag, mag-itawag dito? Yung gumuho ba? Medyo kinakabahan din ako, pero ayan, tiwala naman ako kasi marami namang pumupunta like that. Pag nakikita mo yung baba na mataas ka na, like nasa ka na, nasa matarik na lugar. Kasi siya eh, parang bundok na, talaga siya, very, tawag dito, yung, paano ko ba siya explain? Like, plain yung paligid niya, and then, parang umumbok lang talaga siya sa gitna, ayan. So, makikita mo talaga yung buong paligid niya kapag nasa taas ka, kapag clear yung weather. Ganun. And kapag ayan, may nag-high. Ayan. Kapag kapag tawag dito, nag-iikot ka sa taas, makikita mo yung buong paligid. Ayan. Siguro ang reason kung bakit itinayo yung fortress dyan sa taas na yan, kasi nga, nakikita nila yung buong kapatagan. So kapag may lumulusob dati ng mga kalaban, ganyan. So nakakapagbigay sila ng alert sa mga sundalo nila sa baba dati. So yan yung reason kung bakit madaming mga fortress, mga fort na tinatag yung mga dating ruler dito sa mga matataas na lugar, mga mahirap abutin kasi nga, vantage
point siya, no? Na ano siya, kumbaga parang lamang ka na doon sa kalaban, kumbaga para kapag lulusob sila, nakikita na in a long distance, no? So nakakapag-alert na yung ano, yung mga nagbabantay sa taas para yung mga sundalo sa baba or mga yung mga ano din sa baba, mga nagbabantay din sa baba is naka-alert na. So hindi masasakop yung lugar, kumbaga. So ayan. And along the way pala may mga makikita kang mga parang temple, mga ayan, may mga gods like that. Ayan. So pagpatuloy natin ang kwento.